tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, magandang hapon sa inyo. May itatanong din ako. Pwede ko bang kasuhan ang kabit ng aking asawa na kinakasama niya ngayon? Siya pa ang matapang at nag-aastang siya ang legal wife. Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Bago natin i-discuss ang ating topic, shoutout muna kay Catherine Bidoya. Balik sa ating topic. Pwede bang ipakulong ang kabit ng iyong mister? Nakasad sa Revised Penal Code na ang sino mang asawang lalaki na nagpapanatili, ibinabahay niya ang isang kabit sa conjugal dwelling o kaya nakikipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa sa ilalim ng iskandalusong kalagayan o kaya makikabit sa kanya sa anumang iba pang lugar ay dapat na parusahan ng prison correctional. Ang kabit naman ay paparusahan ng disjero. Ang parusa sa concubinage ay pagkakulong ng 2 years hanggang 6 years at multa ng aabot sa 20,000 pesos. Kung ang nagkasala ay isang public officer o kaya empleyado, ang parusa naman ay tataas sa 4 years hanggang 10 years at multa ng hanggang 40,000 pesos. So sa nagbigay ng katanungan, kung magsampa ka ng kasong concubinage, hindi lang ang kabit ng iyong mister ang dapat mong sampahan. Kailangan na silang dalawa. Hindi maaring ang kabit lang ng iyong sasampahan. O hindi rin pwede na ang iyong mister lang ang iyong sampahan ng concubinage. Dapat silang dalawa. Sa tanong na pwedeng ipakulong ang kabit, nakasad sa Revised Penal Code na walang kulong ang kabit ng iyong mister, ang parusa ay disjero. Ano ang ibig sabihin ng disjero? Ang disjero ay pagpapatapon, pagbabawal na manirahan sa loob ng actual na tirahan ng accused. Ang distansya, ang layo ay dapat na nasa loob ng radius na 25 kilometers at ang pagbabawal na ibibigay ay para sa isang tinutukoy na haba ng panahon. Nangangahulugan na ang kabit ng iyong mister ay hindi pwedeng manirahan sa loob ng radius na 25 na kilometro mula sa tirahan ng iyong mister. Dapat na siya ay titira ng mas malayo sa 25 kilometers mula sa tirahan ng iyong mister. Technically, hindi ito pagkakulong. Pero ito pa rin ay parusa ng ipinapataw sa ilalim ng Revised Penal Code. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!